Nagkakainitan na po si Congressman Dan Fernandez, Committee on Public Order and Safety, at isa sa mga committee dyan sa Quadcom sa Kongreso, at si Senator Bato de la Rosa. Pakinggan po ninyo itong balitang ito. Thank you sa UNTV, isa po sa mga news organization dito sa ating bansa na respetado at nagbabalita ho tungkol dito. Bigyan natin ng opinion analysis maya-maya. They can ask me, they can interrogate me, they can interpellate me anytime. Si Bato de la Rosa ito. Harapin ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang mga katanungan na maaaring idirekta sa kanya ng mga kapwa mambabatas sa isasagawang pagdinig ng Senado sa War on Drugs campaign sa susunod na linggo. Sinabi ni Senador de la Rosa na hindi sasama ang loob niya kung tatanungin siya ng mga kasamahan niya sa mataas na kapulungan ng Kongreso. No. I won't feel offended. Because, kaya nga tayo nagpasalamat na magkakaroon ng parallel committee hearing para to ferret out the truth. I will not be offended. I'm sure bakit ako ma-offend. Tanong dapat lang, itanong-tanong sa akin yan para makabigyan ko ng clarification lahat-lahat ng mga doubts nila. Kumpiyansa rin si Senator Bato de la Rosa na kasama niyang dadalo sa Senate hearing si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kilalang mahigpit na kaalyado ng dating Philippine National Police Chief. Physical rin anyang dadalo ang dating Pangulo at hindi sa pamamagitan ng video of virtual presence. Mm-hmm. Tinanong ko lang siya kung he is willing to attend the Senate hearing. Sabi niya, attend ako kahit sino mag-preside dyan. Ngunit sa text message ni Senador Aquilino Coco Pimentel III, chairperson ng Senate Blue Ribbon Subcommittee na mangunguna sa pagdinig, may pag-aalinlangan na aniya sa pagdalo ni dating Pangulong Duterte at maiging maghintay na lang sa araw mismo ng pagdinig. Sa Monday yan. Samantala, sinabi ni Senador de la Rosa na na-high blood siya sa pahayag ni Laguna Representative Dan Fernandez. Ito ay matapos anyang idawit ng congressman ang kanyang anak sa mga usapin ng pagdinig ng House Quadruple Committee o Quadcom. Given the chance lang, pag makita kami personally, I will talk to him. Pag makita kami personally, I will talk to him. Nasubra ka na. Sobra na yung ginagawa mo. That's too personal. May anak ka rin. May anak ka rin at masasaktan ka rin kapag ang anak mo dinamay. You can hit me anywhere, anytime, any place, any issue. You can hit me. But please spare my son. Spare my family. Nilinaw naman ni Congressman Fernandez ang sinabi nito na taliwas anya sa pagkakaunawa ni Senador de la Rosa. Wala po akong sinabing babysitter. Yung mga pulis na nagbe-babysit sa kanyang anak. Siya nagsabi niyan. And I don't want to demean the position of those PNP officers that are being assigned, no, to a certain personality. Wala akong sinasabing nagbe-babysit. And coming from an official like him, no, na sabihin niyang hindi binababysit yung kanyang anak, is somehow demeaning to the men in uniform. Okay. Well, alam niyo kasi, may anak po si Senador de la Rosa na pulis din. Ayan, so, naku, dalawa na pala itong banta-banta ni Senador de la Rosa. Kung yung mga gunita, nung mag-expose ng mga di umano'y katotohanan si Kerwin Espinosa at naipit si Senador Bato de la Rosa, sabi ni Bato de la Rosa sa interview sa media, susuntukin daw niya sa mukha, so basta susuntukin niya si Espinosa pag nakita niya. Yan ang banta niya. Ito naman, sa oras daw na magkaroon sila ng pagkakataon na makita niya personal, sasabihin niya, sumusobra ka na, pinipersonal mo na ako. Aba, di ba banta rin yun? Ay, alam nyo, ang Senado at Kongreso dapat po umiiral yung tinatawag nating parliamentary courtesy, respeto. Dahil sila namang mga congressman at senador, parehas lang ang power ng mga yan eh. Ang kaiba lang ng Senado, sila'y national dahil inihalal sila ng buong Pilipinas. Ang mga congressman, district o party list congressman, pero sila po ay gumagawa rin ng batas. Hindi naman makakagawa ng batas ang Senado kung walang Kongreso. So pagdating ho sa legislation, parehas lang kailang power na sila merong one vote. Okay? Pero dito ko mukhang nakakapersonalan. Lumalala. Ano ha? Eh kasi nga naman, nag-umpisa po ito sa akin pong tingin dahil nga doon sa ilang beses na iniimbitahan ng Quadcom si Senator Bato de la Rosa as former PNP chief. Hindi naman siya iniimbitahan as senador.
para madinig at may record ng komite ang magiging pahayag ng ni De La Rosa as PNP chief before. Ano nga ba itong reward system? Ano nga ba itong human rights violation? Ano nga ba itong marahas na karahasan nung siya ang PNP chief under Duterte administration? So, eh hindi po sumisipot. Hindi po lumalabas. Tapos, nagpaputok siya ng balita na mag-hearing din sila sa Senado. Akala siguro ni Bato, papayag ang liderato ng Senado ni Escudero na yung kanyang komite ang mag-hearing. Kaya naging controversial. Paano mo naman tatanungin ang sarili mo? Ikaw ang dapat tanungin. Tapos ikaw ang chairman. So, hindi po. Moto proprio, ang Blue Ribbon Committee lang ang pwedeng magmawa ng investigasyon kahit walang resolution. Kasi kung magpapail ng resolution ngayon, hindi ho kagad-agad makakahearing. Hihintayin pang bumalik yung regular session po na May November. Kasi nakabreak sila ngayon. Kasi may formal resolution sa plenaryo pag-uusapan niyan. I-re-refer sa specific committee. Pero dahil nga po walang resolution, gusto mag-imbestiga, so motor proprio yung tinatawag, motor proprio, ang Blue Ribbon Committee lang ang merong authority doon. May power. Pero ang chairman po ng Blue Ribbon Committee ng Senado ay si Senator Pia Paitano. Pero ang ginawa ng Senado ay gumawa ng subcommittee ng Blue Ribbon Committee. At ang chairman ng subcommittee, itinalaga si Coco Pimentel. Ay okay naman yan dahil abogado rin. Tingnan natin kung paano siya handle. Ayan po. So, mayroong authority kahit walang resolusyon ang Blue Ribbon Committee at ang subcommittee ng Blue Ribbon na mag-imbestiga. Kaya tuloy sa Monday, 10 a.m. Abangan natin. Darating ba si Duterte o hindi? Pero tuloy ang hearing kahit na hindi dumating dahil ang invited na po ay si Colonel Garma, Colonel Leonardo, Espinosa, imbitahan din. Marami rin invited na. So, maaaring kung ano yung nadinig natin sa Kongreso ng mga resource person, yun din ang ating madinig sa Senado. Pero ang titingnan natin dito, magbabago ba? Siyempre, paninindigan itong mga resource person ito kung anong kailang sinumpang sa Reysay at sinabi sa Quadcom, hindi lang pwedeng baguhin yan. Magiging sinungaling sila. So, paninindigan nitong si Garma at saka Espinosa kung anong sinabi sa Quadcom. At ang itinuturo nila doon, si dating senador, o no, dating PNP chief, now Senador Bato, may kinalaman sa operation na yan. Mabigat. Iyon yung sinasabi natin another eye to eye or face to face pagdating ng Lunes sa hearing. Kaya abangan natin, 10 o'clock ng umaga sa Senado po yan. Nako, talaga lang ha, sabi sa inyo, walang recess. Walang holiday ang balita. All season, ano ha? Parang ano mang panahon, tag-araw, may bagyo, may kalamidad, maiinit po ang balitang pampolitika, hindi lang po balitang tungkol sa kalamidad. Pero ingat pa rin po tayo, hindi pa rin maganda ang panahon at mayroon pa kang dalawang low pressure area na naman. Mayroong LPA na naman na mukhang magiging typhoon. So, asahan natin na mukhang hanggang December pa itong mga pag-ulan-ulan. Ingat po tayo, ingat po kayo. Muli, ako po at ang channel na ito ay nakikiramay sa mga pamilyang na wala ng mahal sa buhay dahil nga binaha, nasira ang mga bahay, nasira ang ari-arian. Nako, milyon-milyon, daan-daan milyon, baka bilyon pa ang nasira naman sa infrastruktura at saka agrikultura. Antinde ng kalamidad. Sige lang po. Please like. Doon sa hindi pa, follow and subscribe. Pakishare po ninyo, like and share ng ating mga video ito. Lalo na po itong MA Pinoy TV. Ano ha? Tulungan po niyo ako rito. At kung may panahon kayo at kaya nyo, sige, tulungan din po ninyo ako doon po sa Mike Abe Opinions. Doon sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe lang po at like ng ating mga video. Marami tayong video rito. Morning, afternoon. Minsan, mayroon pa tayong breaking news or live na ginagawa.